Ayan po, sobrang gabok ng daan. Kaya medyo madilim dahil sobra po yung gabok. Umuwi muna ako sa amin. Gawa ng magpapakain po ng baboy ang kasama ko. At kukuha ng gamot. Yung isa kong kasama para sa mga matatanda. Ngayon din po ako kukuha po yung maintenance ng inay at sobrang gabok. Lupa na eh. Ang kapal, sobrang kapal po ng ano, ng gabok. Halos hindi na makita yung semento ng daanan. Ayan, may mga nagsisilikas yata, aring-aring. Buhangin na eh, ayan. Lahat po ng mga taga-amin din sa Dayapan ay lumikas na. Ayan, kanya-kanya na po kaming lugar. Nagwahiwalay na kami kagabi. Ang kapal ng lupa ng gabo. Alas wala ng tao din sa aming barangay. Ang itim ng daan. Kanina may nakita kaming bumbero nagbabasa ng daan para hindi masyadong magabok, madilim. Ayan, ito papunta sa amin as of 10 a.m. Kita, kaya dapat ingat sa ang kapal, ano? Ah, sobra eh. Sobra pong kapal. Dapat walang mag-overtake, walang masyadong mabilis. Dahil kapag ka mabilis yung takbo ng sasakyan, lalong na yung kasunod, nagdidilim. Oh, yes. Marami na daw din yung kitak na daan eh. Pero paano na make it ay sobra. Yan, tingnan nyo naman kung gano'ng kakapal. Sobra. Ayan, kasama naman namin ang Diyos, hindi kami pababayaan. Kaya kahit alam namin na nasa panganib, naming may Diyos. At salamat sa mga tumutulong, nagpapatuloy sa mga kababayan namin na naapektuhan ng pagputok ng bulkan Tal. Sa pagmamadali kahapon, iiwan yung mga gamot. Makalimutan magdala ng unan. Alam nyo, kagabi, akala namin walang ashfall, kaya ayaw namin umalis. Salamat talaga sa kapatid namin, kay Consel Jude. At nagalit sa amin, bakit pa kami nag-i-stay sa labas.
Dahil kung hindi kami umalis talaga, naiyos ko po. Mali ang aming desisyon na mag-stay din sa aming bahay. Sobrang kapal, oh. Walang katao-tao din sa aming barangay. I-check lang namin ang aming bahay. Dahil iwan ng bukas. Tapos ang mga aso, pusa, baboy, papakainin ng kasama ko. OMG, ito na ang bahay namin. Oh, kapal. Naku po, mga bakas ng aso. Naku po, kamusta kaya mga aso namin? Ina, parang patay yata ang isa. Siya, parang patay. Siya, patay yung mga ata. Ayun. Okay, papakainin namin kayo. Ang motor ng bus kayo. Mabilisan ni... Yan! Ang po, gabok na gabok po talaga, sobra. Yan. Siya nalindol. Nalindol po. Nalindol po. Ito ka. Bahala na kay Dian. Paano ko rin patutukain? Napakadilim po. Sisilipin ko lamang po ang aming chapel. Kung ano lang nangyari. Luloy, bumaling ka na. Sisilipin ko lang. Wala na pong katao-tao dito. Mabilis lang ako. Patayin pa nilang muna po ang ilaw ng aming chapel. Sobrang gabok pa din po. Saraduhan? Ano? Oo, konsehal. Wala mo wala? Wala. Oo. Oo. Bakal kayo. Huwag kayo mag-ibigis. Ayan, pauwi na po kami ulit sa Nasugbo. Hindi ko po nakuha yung iba kong mga damit. Yung mga gamot ng inay. Dahil medyo may mga nagtumbahan na rin sa aming gamit. Ay medyo nakakatakot dahil lumilindol pa din po. Ayan, papunta na po ulit kami sa aming bahay. Nandito na po kami sa aming barangay. Kung inyo pong mapapansin ay may liwanag na po. At yung daan hindi na po magabok, madali nang makita. Hindi po katulad kahapon na sobra ho ang dilim.
At may mga ilang tao na rin ako. Hindi ko alam kung nagbalikan na sila o baka may kinukulan sa kanilang bahay o chine-check. Tapos, kung mapapansin niyo po ay ayan, medyo basa na po ang tubig. Umulan gaon na may bomberong nagbuhos. May bombero kapo na nagbabasa ng lupa dahil maalikabok na. Pero sabi nila parang umulan din yata kagabi. Ayan, at least maganda ng ano, ang daan. Hindi tulad talaga kahapon. Kamusta na kaya ang aming mga bahay-bahay doon? Dahil marami na pong mga lupa na may mga biyak. Marami din sa aming barangay ang bahay ay ano na may mga gumuho. May mga talagang biyak na rin. May mga biyak na nakita ko. Ayan. Salamat po sa mga rescuer. Ayan, naku po ito na. Ito, bumaba ang lupa dito. Yun. Dati po ay pantay po yan. Bakit kaya gayon? May mga tao na rin sa aming barangay. Ang lalim ng lupang iyon. Para may goy ito din yung malaki. Yun, may goy. Yun pa, Diyos ko po. Biak ang daan. Good Lord Jesus. Mahal na Patron Santa Cruz. Huwag mo pong pababayaan ang aming barangay. Inaaring na naman, Diyos ko po. Ang lalim. Pantay po yan dati. Ayan. Mga lupa po na ano. Ayan. Umilalim ang bahay na rin. Naku po, ang aming kaya. Huwag naman sana. Aray, nagpa-aray. Tulad na rin, oh. Lumalim din ma rin, oh. Jush. Ariga? Bumaba ang mga lupa. May mga... Ayan, may tao na sa aming barangay. Siguro mga nag-check din. Alam, wala tayong face mask. Ayan, nandito na ulit kami sa aming barangay. Papakain ng baboy. Baka nga umulan, tingnan mo, oh, bumaba ang ano, mga lupa. Aba, matibay ang aming anong aray. Kubo-kubuhan. Ayan, nasa aming bahay na po tayo. Ayan, may aso kami. Ayan. Naiwanan ng aso sa daming aso. Hello! Hello! Hi! Welcome home! Ayan, kahapon sila ilulang lulang. Hi! Hello! Oh, wait. Kukuha tayo ng pagkain. Shhh! Alam! Biak eh! Ako po. May biyak sa aming lupa. Ala! Patay! Naku po! Sa mamin! Patay! Ina, aming kaya. Ina, Jesus Lord, thank you po. Ay, sa aming bahay po, aray. Sige, sa tiya ko, may kitak. Aming kaya, Lord.
Ano? Mga pagugugay? Oo nga po, may paglindol pa. Ano po ang aming dating tapat na rin na landslide na po, kaya chine-check ko po dahil ngayon. Hala. Hello, dito muna kayo sa ating ba? Papasok namin ulit kayo, pakakainin namin kayo. Are, sa tiya ko, may mga biak ang ano. Pero are talaga. Hey, hey, buhay ka pa? Sige po, magpapakain lang po ako ng mga aso at manok. Bye. Hi everyone, ito po si Josa Poco. Galing po ako sa bahay namin sa Lemery para po i-check ang aming bahay, magpakain ng mga alagang baboy, aso, pusa, manok, at medyo nakakalungkot po dahil marami po ang mga nasirang daan sa aming barangay. Tapos may mga bahay po na nagbiak-biak, may mga nagcrack, kasama na rin po ang aming bahay, at meron pong ibang bahay na nag-crack at hindi na talaga pwedeng tirahan dahil delikado na. Ang iba naman po ay medyo umustos na po ang lupa o bumaba, kaya delikado. Pero pasalamat na lang din po kami dahil iyon lamang po ang nangyari sa amin. Thankful pa din kami dahil yun lang inabot namin. Sabi nga nila, mahalaga ay buhay. Mas nakakaawa pa rin po yung talagang mas tinamaan yung lugar na kung saan po ay malalapit talaga, tulad ng mga San Nicolas, Laurel, Talisay, Aconcillo, Taal, ayun kami, Lemery, medyo malapit na din po. At nagpapasalamat kami sa mga nagpatuloy, sa mga kababayan namin Batangueño, at syempre sa tinutuloy namin sa Balayan at Nasugbo na sobrang asikaso kami sa lahat ng bagay. Ayun, sa lahat po ng mga nagte-text, nagcha-chat, kung kamusta kami, okay naman po kami. Ayan, sa mga gusto po magpadala, ayan, padala nyo po ako ng lip tint, blush on. Yun po ang mga kailangan ko ngayon. Pang-glutathione, facial mask, dahil po nag-ano na po ako, nag-masyadong haggard. So yun po ang mga kailangan ko, mga clip earrings, mga mga pek-pek short. Ayun, de, joke lang. Syempre kailangan natin masaya, kailangan natin maging positibo sa lahat ng bagay. Alam naman natin, Diyos ko, tayo pa mga mga Batangueño, Diyos ko. Ayan, kumikita po ninyo ay umuulan na naman ng abo. Pero sabi nga nila, tayo mga Batangueño ay matatapang, mga barako, kaya nating lumaban. At syempre sa ang mga kababayan natin all over the world, mga Pilipinas, is ko, andyan lang naman sila laging tumutulong sa atin. At salamat po sa mga patuloy po na nagpapadala ng kanilang tulong. Ayun po, so far po, hindi naman sa ano ba yun? Ano ga yun? Basta, ano, sana po mas matulungan natin yung talagang napinsala talaga, yung mga malalapit. Kami naman, nasa maayos na pag-aalaga ng mga taga-Nasugbo. Pwede din naman kami lumipat. May mga kapamilya naman kami na nasa Lipa, nasa Maynila. Pero since sama-sama na kaming pamilya, sama-sama na kaming barangay doon, so wala nang iwanan ito.
wala nang iwanan, sama-sama na kami at maayos po ang pag-aalaga sa amin ng mga taga-Nasugbo na nakakatuwa. O pa ano lang pa ano lang natin hindi sa Nasugbo ayon sa Pantalan, babalik na ulit kami sa Pantalan. Nakakatuwa ang mga tao doon, talagang ano, ang pagkain sunod-sunod, bukod pa ang cater, bukod pa ang deliver, talagang ano, tataba kami doon. Kaya huwag niyo na po kaming intindihin, huwag niyo po kami problemahin, mga kapamilya namin sa abroad. Siguro po ang problema nila ang namin ay pagbalik namin, yung paglilinis, at saka siguro yung pag-aayos ng bahay, maalam ang Diyos, hindi naman niya tayo pababayaan. Lahat nga nakaka-recover naman kami pag teka muna, bakit parang ang lakas ng ano ng pag ng ano ng hangin? Oh, ang lakas po ng alikabok. Tapos ano pa masasabi ko? Ayun, laban lang, talagang kailangan natin ng prayer dahil alam niyo yung kailangan namin ng prayer, alam niyo ba? Siguro kapag ka ilang lindol pa at hindi pa rin talaga tumigil, ay sadyang kaawa na ang mga bahay namin. Talagang bibigay ho iyon. Lalo na yung kapitbahay namin ho, bumaba na yung lupa. Ikaunti na lamang ho, idamay na ho kami. Kaya sana talaga matigil na ang paglindol at talagang madadamay kami. Medyo nalungkot nga din ako kanina dahil napagpunta ko sa chapel namin, tatlong gitak yung pagpasok, biak yung lupa, yung unahan, yung gitna. Pero lagi naman akong positibo na maraming tutulong at makakayanan namin ito. Sa tulong ninyo, sa tulong ng Diyos, lahat tayo ay magtutulungan. Maging positibo. May LTO pa rin? Natulong. Medyo pagpunta namin sa amin, talagang wala pa rin humpay ang pagtigil ng ang paglindol. Talagang lumilindol pa din. Medyo nabawasan na yung pagbuhos ng alikabok, ng abo. Medyo nabasa na rin yung daan, kaya hindi kaya maliwanag na din. Ano, umulan gado o nagbuhos? Umulan, thank you Lord. At umulan dahil ang hirap din humagbiyahe kapag maalikabok. At dito po ay traffic, alam niyo kung bakit. Dahil po may daan po dito na talagang bumaba. May bumaba pong daan dito na may naggitak. Kaya medyo lahat ay hindi safe. Kaya sana ay matigil na, stop na ang anuman pinagdadaanan namin ito. At nais ko kayong pasalamatan sa mga nagpe-pray sa amin, sa mga patuloy nagpapadala ng tulong. Ayun, we're blessed dahil umaapo po ang mga blessings sa amin. At sana yun sa mga lugar na nakukulangan sila, may social media naman para maibahagi yung iba na sumusobra sa amin, maibigay. Kaya thank you Lord. Ayan, medyo may ayan, dahil ang alam ko po hindi na nagpapadaan dito sa tapat nito at medyo delikado na nga, delikado na raw po ito mo. Pinatigil mo truck. Pinatigil ang truck at malalim ang lupa. Hindi nakakadaan tayo. Umabot silang siguro. Ayan. Sige po, salamat po ulit and pagpalain tayo ng po, may kapatid.